Shout out kay Jing Garcia, Carl Combis at Carmelita Mabanag at of course sa aking Team Organic para po sa inyo ito. Araw ng Sabado noon ay masaya ang magkakaibigan na sina Cesar, Cheryl, Joanne, Jennifer, Tricia, Mark at Roxanne. Kasama si Lolita. Excited ang grupo dahil first time nila na makakadalo ng pistahan sa bukid. Bukas na kasi ang pista sa lugar nila Lolita, ang Barangay Olave. Magkaklase sila sa college at matatalik na magkakaibigan. Nasa fourth year na sila sa kursong BSIT. At isang buwan na lang ay gagraduate na sila. Nang magpapaalam sila sa kanilang magulang, ay pumayag naman ang mga ito kasi nga kilala na din nila si Lolita. Siyempre, hindi mawawala yung mga pangaral at bilin ng isang magulang. Huwag ganyan, huwag ganun. Ang plano ng grupo ay pagkalunis na sila uuwi. Bali isang buong araw ng kapistahan na nandoon sila. Hindi pa kasi nila naranasan kung paano magdaos ng kapistahan ang mga lugar na nasa bukid. Naririnig lang nila sa iba at kay Lolita mismo na ang saya-saya daw ng kapistahan nila. Taliwas at kabaliktaran sa kapistahan sa siyudad. Si Cheryl at Cesar ay simula pa ng first year college ay magnubya at nubyo na. Sina Mark at Roxanne naman ay bago pa lang nanaging sila. Mga kalog pero serious type sa pag-aaral. Ito naman si Joanne ay kumbaga ang beauty queen ng grupo. Pagsapit ng intramurals o kahit na anong event sa school na may paligsahan ng kagandahan ay lagi itong kasali. Si Jennifer naman ang pinakamaingay at laging nagpapatawa sa grupo. At ito rin yung miyembro ng NVSB, No Boyfriend Since Birth. Si Tricia naman ay bago lang na naging kaibigan nila. Bagong lipat kasi ito sa school nila. At ilang major subject lang na magkaklase sila nito. Si Lolita naman ay nitong huli lang na nagiging matalik nilang kaibigan. Dati kasi ay tahimik lang ito. Walang imik, palaging nag-iisa, magsasalita lang kung kakausapin mo. Pero nitong mga huling buwan ay sumasama na ito sa kanila. Minsan ay nakipagharutan na din. Ang saya-saya ng grupo habang nakasakay ng jeep papunta ng Barangay Olave. Mga mahigit isang oras din ang biyahe bagong makarating sa pinakapunong barangay. At sasakay na naman ng mga motor o tricycle papunta doon sa bahay nila Lolita. Sa dulo daw ito ng bundok. Pagdating nila sa barangay ay mag-alas 3 na ng hapon. Kaya kumuha kagad sila ng habal-habal para mas mabilis na makarating doon sa lugar nila Lolita. Tinanong ni Mark kung magkano ang babayarin nila papunta doon sa dulo ng barangay. Pero parang nagulat ang dalawang driver na patitig sa kanila at nagsalita. Mga busing, baka nagkamali lang kayo. Yung sinabi nyo pong lugar ay walang tao na nakatira doon. Pero sumingit si Lolita. Sabi nito, doon na lang daw kami ihatid sa paana ng bundok. Maglalakad na lang kami papunta sa lugar nila Lolita. Kaya napapayag din ang dalawang driver ng habal-habal. Naglakbay na sila. Doon sa unang motor ay sina Cesar, Cheryl, Tricia at Lolita. Si Mark, Roxanne, Joanne at Jennifer naman sa ikalawang motor. Enjoy na enjoy ang grupo habang dinadaanan ang magagandang tanawin ng bukirin. Ang sarap talaga dito sa bukid. At ang prisko pa ng hangin.
Pero napansin nila Mark at Roxanne na habang papalapit na sila doon sa sinasabi na lugar ni Lolita, ay nag-iiba naman ang hangin at kapaligiran. Yung mga magagandang tanawin, malalaking puno ay wala na. At pansin nila sa paligid ay parang walang tumutubong halaman o damo man lang. Puro bato-bato at yung mga puno naman ay parang hindi malang nakatikim ng ulan. Kung sa tao pa ay malnourished na ang mga ito. Huminto na yung dalawang motor. Bumaba na din ang grupo nila Lolita. Nang iabot ni Mark ang bayad nila, ay bumulong ang driver sa kanya. Boss, ano ba ang gagawin nyo dito? Wala na pong bahay at tao na nakatira dito. At ipinagbawal na ng barangay ang pagpupunta dito kasi marami na ang naiulat na namamatay o nawawala sa lugar na ito. Hinala nila ay may mababangis na hayop ang nakatira dito. Hindi na lang ito pinansin ni Mark. Baka kasi nang trip lang ito o nananakot lang. Pagkatapos na maibigay nila yung pamasahe, ay mabilis na pinasusunod ni Lolita ang grupo. Binaybay nito ang mabatong bahagi ng daraanan at papasok doon sa may medyo magubat na lugar. Mga 20 minutong paglalakad lang ay may nakita na silang kabayan. Medyo magkalayo-layo lang ang mga ito. At pansin nila, wala silang nakita na mga palatandaan na may pista talaga. Tahimik ang paligid. Iilan lang ang mga taong nakikita nila. At ang kapansin-pansin pa ay kung makatitig ang mga ito ay parang nakakita ng masarap na pagkain. Kaya nagtanong na si Jennifer kay Lolita, "Hoy Lolita, ano to? Pista o lamay? Bakit ang tahimik dito?" Tumawa lang ng kunti si Lolita at sumagot, "Bukas pa po ang pista kaya tahimik pa. Mamayang gabi ay magsisimula na ang kasayahan dito." Sabi naman ni Joan, "Gusto kong maglibot dito Lolita para sulit naman ang pagpunta namin dito sa inyo, di ba? May ilog ba dito Lolita?" Sumabad naman si Cyril, "Oo nga no, parang ang sarap maligo sa ilog." Pero sina Mark at Roxanne ay nagtataka talaga sa napapansin sa paligid at sa mga nakikita nilang bye-bye. Sabi ni Roxanne, "Bakit ang tahimik talaga? Di ba pagpista may mga banderitas o mga tao man lang na nagluluto o nagkatay ng baboy? Eh bakit wala?" Sagot naman ni Mark, "Pabayaan mo na, mahal. Baka kasi ganito ang pistahan nila, di ba? Baka marinig ka ni Lolita na kakaya." Nang makarating na ang grupo sa bahay nila Lolita, ay ipinakilala kaagad ang mga ito sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid na lalaki. Sakto lang din ang bahay nila. Hindi maliit at di rin malaki. At medyo malayo-layo ito ng kunti doon sa ibang mga bahay. Habang naghahanda ng hapunan ang mga magulang ni Lolita, sina Joan at Jennifer ay naglilibot na kaagad sa paligid. Excited talaga ang dalawa. Sina Cheryl, Tricia at Roxanne ay nag-uusap lang doon sa kwarto kasama si Lolita. Si Mark at Cesar naman ay nasa labas ng bahay. Nag-uusap sila kasi pati pala si Cesar ay nahihiwagaan din sa lugar. Sabi ni Cesar, "Tul, parang iba ang nararamdaman ko sa lugar na ito. Lalo na yung mga tao, di ba? At naamoy mo ba yung kakaibang baho sa mga bahay na nadadaanan natin?" "Oo, Tul. Pati sa loob ng bahay ni Lolita. Lalo na doon sa may bandang kusina. Nakakasulasok yung amoy." Sagot naman ni Mark. Habang sina Jennifer at Joa naman ay naglilibot na talaga sa lugar. Medyo napalayo na sila sa bahay nila Lolita. Nang may makasalubong sila
na isang matanda at isang bata. Medyo na patras ang dalawa kasi grabe kung makatitig ito sa kanila. Sabi nito, "Kayo ba ang bisita nila, Lolita? Kung ako sa inyo, hanggang maaga pa ay umalis na kayo sa lugar na ito." At mabilis na naglakad papalayo. Nagtaka sina Jennifer at Juan. Bakit alam ng matandang yun na bisita sila ni Lolita? At bakit sila pinaaalis ibukas pa ang kapistahan? Ang weird naman ng matandang yun, sabi ni Jennifer. Pero Jen, nakakatakot talaga yung matanda. Uuwi na muna tayo, Jen. Madilim na din kasi. Naglalakad na ang dalawa pabalik doon sa bahay nila Lolita. Nagmamadali sila dahil medyo madilim na. Nawili kasi sila sa panunood sa kapiligiran. Noong papasok sila sa lugar dito ay ang pangit ng tanawin. Pero dito sa loob ng kagubatan ay ang gaganda pala. Nang mapahinto si Joan, sabi ni Jennifer, "O ano, bakit? Tara na. Baka makikita na naman natin yung matanda dito. Sige ka." Pero sabi ni Joan, "Narinig mo ba yung sumitsit, Jin? Ha? Meron ba?" Nakiramdam si Joan at Jennifer nang may marinig sila na sitsit galing doon sa likod ng puno. At nang mapalingon sila, ay kitang-kita ng dalawa yung hugis tao na parang tatayo at tutuwa na naman habang nakatitig sa kanila. Saglit silang natulala at nagkatinginan, sabay tili at nagtatakbo na ang dalawa kasi kita nila yung mapupulang mata at kakaibang anyo ng nilalang. Mabalahibo ito at ang hahaba ng mga kuko sa kamay at paa. Nang makauwi na sa bahay ni Lolita ang dalawa, ikinuwento kagad nila kay Mark at Cesar tungkol sa kanilang nakikita. At pati doon sa sinabi ng matanda. Nagkatinginan sina Mark at Cesar. "Psst! Huwag niyong lakasan ang mga busis niyo. Kumalma nga muna kayo. At huwag na huwag niyo itong sasabihin kay Lolita, okay? Dahil kami ay iba ang kutob namin ni Cesar sa lugar na ito. Basta kakaiba." Naputol lang ang pag-uusap ng apat nang dumungaw si Lolita. Kakain na daw sila. Kaya napaakyat ang apat at sabay-sabay na sila papunta sa kusina. Kasama sina Cyril, Tricia at Roxanne. At nang makaupo na sila sa misa, at nagsimula na silang kumain kasama si Lolita, ang mama at papa niya, kasi yung dalawang kapatid na lalaki ni Lolita ay may nilalakad daw na importante. Gutom na talaga sila. Sa kanilang pito, si Mark ang unang sumubo kasunod si Cesar. Pero kapwa natigilan ang dalawa at nagkatinginan. Muntik nang maduwal si Cesar. Grabe ang pangit ng lasa. Parang hindi alam ng mga magulang ni Lolita ang salitang asin. Pero si Lolita at ang kanyang mama at papa ay sarap na sarap talaga sa pagkain. Nang mapatayo si Roxanne at mabilis na naglakad palabas ng bahay kasi naduduwal na talaga ito. Pati si Cyril ay sumunod na din. Kaya si Mark at Cesar ay napasunod na sa dalawa. Naabutan nila yung dalawa na nagsusuka doon sa likod ng bahay. "Ano yun? Ba't ganun ang lasa?" sabi ni Cyril. "Oo nga, ang pangit ng lasa. Kaya nga kami ni Mark ay napatigil din sa pagkain," sabi ni Cesar. Nang matapos ng maiduwal ng dalawa
lahat na nakain, sabi ni Roxanne, balik na tayo doon sa kusina. Kakahiya naman sa kanila. Baka kung ano pang iisipin nila sa atin. Pero nang kunin ni Mark yung tabo para kumuha ng tubig at ipanghugas sana, aksidenteng natabig nito yung takip ng drum. At biglang umaalingasaw yung baho galing doon. Napatakip sila ng ilong kasi ang baho talaga nang naamoy nila. Napatingin sina Mark at Roxanne doon sa laman ng drum. Inilawan ito ng flashlight ni Mark. Nang mapatili si Roxanne, napaatras na din si Mark. Pati sina Cheryl at Cesar, nang makita ang laman ng drum, ay napaatras na din. Ulo ng tao at ilang parte ng katawan, tulad ng kamay at paa. Tama sila, hindi mga tao ang nakatira dito. Nagmamadaling umakyat ang apat sa bahay at dumiritso ito sa kwarto. Hindi na sila magtatagal dito, aalis na sila. Lumabas si Cesar at bumalik sa kusina para tawagin sina Jennifer, Tricia at Joanne. Pati yung tatlo ay nakatunganga lang doon. Hindi din nila masikmura yung lasa ng pagkain. Excuse me po, Lolita, Nay, Tay, may pag-uusapan lang po kami. Bakit ba? Pabulong na tanong ni Jennifer. Nakakahiya sa kanila. Magbasta, iiwanan lang natin dito. Basta, tara na. Importante to, sabi ni Cesar. Lolita, sandali lang ha. Babalik lang kami agad, sabi ni Joanne na nagpapaalam sana kay Lolita. Pero walang imik lang sina Lolita at ang kanyang mama at papa. Patuloy lang ang mga ito sa pagkain. Nang makapasok na ang tatlo sa kwarto, sinabi kaagad nila ang lahat-lahat at sa balak na aalis na lang sila dito. Pero nagtatalo ang grupo. May sumang-ayon at may ayaw din. Pero sabi ni Mark, basta kami ay aalis na dito. Bahala kayo kung gusto nyo pang magpaiwan dito. Lumabas na si Mark at Roxanne. At nakasunod naman sina Cesar at Cheryl. Pati si Tricia. Ayaw man ay napasunod na din sina Jennifer at Joanne. Pero nagpaalam muna sila. Pero ganun pa rin, hindi sila pinansin kaya nilapitan ito ni Joanne. Pero tumingin ito sa kanila nang napakatalim at nagsalita. Umalis na kayo. Sabi ni Lolita, napaatras sina Joanne at Jennifer dahil parang nag-iba ang hitsura ni Lolita. Sige po Lolita, alis na po kami, sabi ni Joanne at nagmamadaling lumabas ng bahay. Saan tayo pupunta? Igabi na, di ba? Ang layo pa naman natin sa pinakabarangay, sabi ni Cheryl. Bahala na, basta sundan lang natin yung dinadaanan natin kanina, sabi ni Roxanne. Hindi ako makapaniwala na ganun sina Lolita, sagot naman ni Mark. Dali, bilis. Baka mahalata nila na natuklasan natin yung putol-putol na parte ng tao doon sa drum at susundan pa tayo. Pero napatigil si Cesar at Cheryl kasi may nakita silang tao sa unahan. Nakaharang sa kanilang dadaanan. Lolita? Sabi ni Cheryl. Klaro kasi nila ito dahil sila ang nauuna sa grupo. Pero nang ilawan ito ni Cesar,
ay laking gulat at takot ang nararamdaman ng grupo nang makitang nag-iba ng anyo si Lolita. Nakalabas ang pangil at naglalaway habang nakatuwad ito na parang handa ng susugod sa kanila. Napaatras sila. Pero nang lumingon si Jennifer at Joanne at makita ang dalawang nakatuwad na aswang, wala na. Sigawan at takbuhan na. Nagkakahiwalay ang grupo. Si Mark, Roxanne at Tricia ang magkakasama habang sina Joanne, Cesar, Cheryl at Jennifer naman. Sumuot sa kakahuyan ang grupo nila Mark habang doon naman sa kabila sina Cesar. Napahinto sina Mark kasi parang wala namang sumusunod sa kanila. Napahingal ang tatlo sa kakatakbo. Napaiyak na si Tricia. Bakit pa kasi tayo punta dito? Aswang pala yung Lolita na yan. Paano tayo makakauwi? Sabi ni Tricia. Niyakap ito ni Roxanne. Makakauwi tayo, Tris. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Nagkakahiwalay na tayo. Hindi na tayo pwedeng bumalik pa doon. Sana ligtas lang sina Cesar. Sabi ni Mark. Pero napatigil ang tatlo. May narinig sila na kaluskos doon sa dinadaanan nila. Tago, tago, dali! Sabi ni Mark. At naghanap silang tatlo nang pwedeng mapagtataguan. Nang may nakita silang dalawang nilalang na parang sumisingot-singot at nakikiramdam. Medyo malapit na ito sa tatlo. Kaya klaro na nila ang mga hitsura ng mga ito. Walang duda, mga aswang. Napayakap na si Roxanne kay Mark. Pati si Mark ay kinilabutan na rin sa kanyang nakita. Pero kailangang magpakatatag siya. Kaya nang may makita siyang putol na kahoy sa gilid, ay pinulot niya agad ito. Mabuti na lang ay umalis na yung dalawang nilalang. Nakahinga ng maluwag ang tatlo at mabilis na naglakad palayo sa lugar. Binaybay lang nila ang gubat pababa ng bundok. Paano na sila si Cyril? Sabi ni Roxanne. Sagot naman ni Mark, wala na tayong magagawa. Hindi na rin pwedeng bumalik tayo doon. Pagdating na lang natin sa barangay ay humingi tayo ng tulong. Saka na lang natin babalikan sila Cesar doon. Nang biglang mapatili si Tricia nang may tumalon sa kanilang likuran at nang mapalingon sila, yung dalawang aswang gigil na gigil sa kanila at parang takam na takam habang nakatitig sa kanila. Nakatulo pa ang mga laway nito sa bibig. Takbo na! Sabi ni Mark. Mabilis na tumakbo ang tatlo. Kahit madilim, wala na silang pakialam kaysa magiging pagkain ng mga aswang na ito. Nagtitili na ang dalawang babae dahil dinig nila yung mga alulong ng aswang habang nakasunod sa kanila. Nang makatapak ng nakausling sanga si Roxanne, nadapa ito at nabitawan ito ni Mark. Napatigil sa pagtakbo si Mark. Pero si Tricia ay patuloy lang ito habang nagsisigaw at humihingi ng tulong. Mark, umalis ka na. Tumakbo ka na. Sabi ni Roxanne habang umiiyak kasi yung dalawang aswang ay nakapalibot na sa kanya. Parang napatulala si Mark. Napatitig ito ni Roxanne na naluluha na din. Hindi. Hindi kita iiwan. Sabay tayong lalaban. Mabilis na sinugod ni Mark ang dalawang aswang at pinagpapalo sa daladalan niyang kahoy. Pero sadyang mabilis ang mga aswang. Natamaan ng isang kalmot si Mark sa kanyang dibdib. Napaatras ito sa sakit at napasandal sa puno. Mabilis na tumayo si Roxanne
at patakbong papunta sana kay Mark. Pero hinablot siya nung isang aswang at kinaladkad. Napasigaw siya. Hinila siya nito. Kaya tinakbo ito ni Mark at pinagpapalo yung aswang. Natamaan ito sa kamay at balikat. Kaya napatalon ito paatras. Pero hindi napansin ni Mark yung isang aswang. Natamaan siya ng isa at dalawang kalmot sa likod. Dahan-dahan itong napaluhod habang namimilipit ito sa sakit. Nilapitan ito ni Roxanne at niyakap habang umiiyak. At sa isip ng dalawa, katapusan na nila. Handa na yung dalawang aswang para tuluyan na silang patayin. Nang mapalingon si Roxanne galing doon sa labasan ng gubat, dalawang putok ng baril ang umaalingaw-ngaw at kasunod yung mga ilaw ng flashlight na parang papunta sa kanilang direksyon. Sa tingin ni Roxanne ay marami ang mga ito, pero sino sila? Mabilis na tumalon papatakas ang dalawang aswang at nang makalapit na ang grupo ay tumakbo si Tricia at yumakap sa kanila. Roxanne, Mark, okay lang ba kayo? Nakasalubong ko sila, Kapitan. Nalaman daw nila kanina na may mga grupo daw ng kabataan ang pumupunta dito. Kaya tinipon kagad niya ang kanyang mga tauhan at pati mga tanod para halugugin itong gubat. Sakto naman papalabas na ako kanina, nakita ko sila. Ligtas na tayo. Habang umiiyak si Tricia. Pero si Mark, tulungan niyo po ang kasama ko. May mga sugat po siya sa likod at dibdib. Sabi ni Roxanne, kaya dinala sila doon sa barangay hall. Nawalan ng malay si Mark sa dami ng dugo na lumabas sa kanyang sugat. Ginamot kaagad sila. Si Roxanne may mga ilang sugat sa kamay at braso, pero maliliit lang. Kay Mark ang delikado, kaya inihatid kaagad ito sa bayan para matingnan doon sa ospital kasama sina Tricia at Roxanne. Habang sina Kapitan ay ipinagpatuloy ang paghahanap sa natitirang apat na sina Cesar, Cheryl, Jennifer at Joan. At natagpuan nila ito doon sa gilid ng pangpang. Hinabol pala sila ni Lolita at sa dalawang kapatid nito na lalaki. Nang maabutan sila doon sa pangpang, ay pilit na pinoprotektahan ni Cesar, si Cheryl, Jennifer at Joan. May dala-dala pala itong jungle knife at ito ang ginamit niya laban sa mga aswang. Napatay man nila si Lolita, pero ang nakakalungkot ay namatay din si Cesar. May mga sugat din si Joan, Jennifer, pati si Cheryl. Dali-daling dinala ang mga ito sa bayan para magamot agad. Pero bago umalis ang kapitan sa gubat na yon, ay isa-isa nilang pinasok ang mga bahay-bahay. Pero ni isang aswang ay wala na. Hinala nila, nakaalis na ang mga ito at lumipat ng bagong lugar. Kaya ang ginawa nila ay sinunog nila lahat-lahat na bahay na nandoon. Makaraan ang tatlong araw, nandoon ang lima sa kwarto ni Mark doon sa ospital. Okay na ang mga sugat nila, maliban kay Mark, pero nagpapagaling na din ito. Nandoon sina Jennifer, Joan, Tricia, Roxanne at Cheryl. Napag-usapan nila ang lahat-lahat na pangyayari at karanasan nila doon. Di talaga nila mapigilan ang pag-iyak, lalo na si Cheryl. Napagkasunduan nila, napuntahan mamayang gabi ang lamay ni Cesar. Si Cesar na handang mamatay para lang mailigtas ang kanyang mga kaibigan, lalo na ang kanyang nubya na si Cheryl. Tumingin sa kawalan si Cheryl. Nawala man si Cesar, may maiiwan naman itong alaala sa kanya. Ang tatlong buwan na binubuntis niya nang ama ay si Cesar. Sabi ni Joan, sa tanang buhay niya, hinding-hindi niya makakalimutan
ang karanasan doon sa pista ng mga aswang. Di talaga nila mapigilan ang pag-iyak, lalo na si Cyril. Napagkasunduan nila, napuntahan mamayang gabi ang lamay ni Cesar. Si Cesar na handang mamatay para lang maligtas ang kanyang mga kaibigan, lalo na ang kanyang nubya na si Cyril. Tumingin